Sabi, sabi. Oh, bakit? Ito nga pala yung mga pictures na nakuha nung Christmas party nila. Andiyan na. Tignan ko nga. Wow! Ang gaganda! Pero teka. Teka, sandali. Bakit? Parang wala yata ako rito ah. Pero bakit? Kasama ka ba yan? Oo! Posible naman kasama ka tapos wala. Kasama ako. Eh, ako pa nga ang kumuha lahat ng yan eh. Ay, tanga. Okay. Tigil mo yung pari. Sobrang reckless. Bakit mo naman nasabi? Eh, isipin mong magpapasko noon, namimili kami sa Divisoria, nakabangga pa. Yun lang? Eh, mas reckless yung tatay ko. Bakit naman? Eh, ang tatay ko, lumalabas pa lang ng garahe namin, nakabangga na eh. Nakabangga na? Eh, wala yan. Mas grabe yung airpot ko. Bakit? Reckless din? Airpot ko, lagi nakatuga nga eh. Nangangarap pala bumili ng kotses para sa Pasko, napokpok na sa ulo ng nanay ko eh. Inang! Kapi, ikaw ba ano, naalala sa mga school days mo nun? Be, masarap din ang school days ko. Ano, nakaraan, mga barkada, siyempre. Ano kasi, may naalala ko nangyari sa aming katawa to eh. Kasi noon, meron kami teacher, substitute teacher ba tawag? Substitute, oh. Hindi nagpapakilala sa class, I'm your substitute teacher. My name is Miss Crepias. Ano pa nga? Miss Crepias, don't forget the R. Yung sa classmate ko hindi nakikinig. Yan. Nagkalit ng teacher ko, hey you! Tinawag niya, yes ma'am! Are you listening? Yes ma'am! Kung talaga nakikinig ka, what's my name? Oh, don't forget the R. Nahulaan ng bata. Ano sabi? Ano sabi ng bata? Anong pangalan ko? Sumagot yung bata. Ma'am, Miss Proke. Nya! Porky, nalang mo nung sumama ka sa akin sa probinsya ng Masko tayo? Anon? O bakit? Pare, hindi mo lang alam nung nasa bintana ka, may lihim na humahanga sa'yo. Oo, ba't mo naman nasabi? Titig na titig siya. Wala nga kurap-kurap eh. Tsaka sa pinong magagawin tingin mo sa kanya, hindi mo alam. Tumutungo siya, pare. Pero nahihiya. Believe talaga ako sa'yo, pare. Talaga? Oo, anong sabi niya? Brick! Brick! Buset! Pare, naalala ko yung uncle kong pare. Bakit? Pinasyalan namin yan nung bata pa ako eh. Magpapasko rin noon. Mm-hmm. Bicol pa yun, pare. Layo naman nun. Hindi lang yun. Sa bundok pa. Kinausap nga ng tatay ko eh, tinanong kung anong sikreto niya at nakakatagal siya ron. Bundok yun, pare. Kaya nung sabi niya? Ping, yun ang pangalan ng tatay ko. Oh. Dito sa bundok, tahimik, walang magulo, wala akong inaatubag kundi rosaryo. Ba, rosaryo? Rosaryo pagkagising, rosaryo sa tanghali, ba? At bago matulog, rosaryo pa rin. Religyoso talaga, ha? Tapos humingi ang tatay ko ng kape, tinawag ng uncle ko yung alalay niya. Sino? Si Rosario. Hey. After 20 years, binalikan namin siya ng tatay ko. Uh-huh. Sabi nga ng tatay ko, kung kasama pa rin niya si Rosario. O, anong sabi niya? Eh, sabi niya, hindi na niya masikaso dahil matanda na nga rin siya. Dahil may edad kasi. Salamat, umayos din. Nung pag-uwi nga namin, inherited kami ng uncle ko, kasama yung alalay niya. Eh, sino raw? Si edad. Inang! Chappy, bilib din naman ako sa nanghuling siga sa amin. Bakit naman? Isipin mo, huli na pare, ayaw pa rin umamin. Pantigas ha! Ano ba nangyari? Ito nga kasi, nahuli nga siya eh, sa salang pagnanakaw. Uh-huh. Eh, ay umamin talaga. Uh-huh. Ang pangalan si Pedrong Bulag eh. Pedrong Bulag? Dinala siya sa tatlong kwarto ng hepe. Tatlong kwarto? Oo. Oh, sa unang kwarto, punong-punong salapi. Yan. Puro tigisang libo, paldong-paldong. Naku ha. Sabi nga ng hepe, yan, Pedrong Bulag. Nakikita mo sa tambak na pera niyan? Sige, kumuha ka. Magpakasawa ka. Yan. Eh, ano sabi ni Pedrong Bulag? Boss, bulag ako. Kung ano mong yun nasa harapang, hindi ko nakikita yan. Yeah. Wala talaga nangyari. Bigo pa rin si Hepe. Oo. Ang ginawa na, dinala sa ikalawang kwarto. Yan. Yung mga kwarto ng mga diamante, ginto. Diamante? Lahat pa rin mamahaling bato. Wow. Nagsalim nga si Hepe dahil sa nagkikislapan eh. Sumigaw ni si Hepe. Yan. Yan, Pedrong Bulag. Hindi ka ba nasisilaw sa kanyang mga batong yan? Sige, kumuha ka. Yan. Ano sabi niya? Wala rin. Sabi ni Pedrong Bulag, boss naman, kung ano man yung nasa aking harapan, talagang hindi ko nakikita, bulag ako eh.
Tapos di na siya sa ikatlong kwarto. Ikatlong kwarto. Punong-punong mga gandang babae, pare, tatanggag. Wow. Ang puputi. Wow. Pare, sexy. Nuts. Pare, walang damit. Ha? Sabi ng jefe, yan, Pedro. Hindi ka ba natatakam sa mga magagandang babae niyan? Yan. Sumigaw si Pedro ulit. Boss! Kung ano man yan nasa harap ko, talagang hindi ko nakikita. Bulag ako eh. Mm-hmm. Sumigaw na si jefe. Kalokohan! Mm-hmm. Kung talagang hindi mo nakikita yan, eh bakit nakatayo yung harapan mo? Yeah. Porky. Oh. Alam mo naman ito pag magpapasko, di ba? Hmm. Lahat ng mga overdue accounts sa Meralco, pare, ginagawa niya ni dino-double time para makolekta. Ay, talaga mahigpit niya sa Meralco, pare. Iyo ko, pare, may barkada akong kolektor ng Meralco. Oh, anong nangyari? Eh, pare, ang ginawa niya eh, hindi niya makita sa umaga yung kanyang mga customer, yung mga kliyente niya, sa gabi niya pinuntahan. May overtime na yun? Hmm, pare, yun ito nga. Isang beses, nagpunta sa subdivision. Ba, subdivision pa? Oo. Eh, ginawa niya nakita yung ganda ng bahay, kinatok niya. Oh. Kinatok niya, pak, pak, pak. Pagkatok niya, pagbukas pare, ba, ang ganda ng babae. Babae? Sexy. Naka-90s lang. Ano, matindi, ha? Eh, sabi nga ng lalaki, sabi ng barkada ko, eh, ako ay kolektor. Hmm. Eh, ang inyong account ay overdue na. Mm-hmm. Baka pwede yung magbayad na ko kayo. Magdapat talagang bayaran, no? Eh, sabi ng babae, eh, wala ho akong pambayad ho rito at wala ho ang mister ko. Wow. Baka pwede yung bumalik na lang ho kayo bukas. Mapinabalik pa bukas? Pare, ang ganda ng katawan ng babae. So, ano nangyari? Ang ginawa pa rin ng barkada ko, bumalik na bukasan. Bumalik siya. Pagkatapos katok siya, pak, pak, pak! Pagbukas niya, parin ganyan, wala na para yung 90s. Yung babae din yun? Nakabrat, nakapanty na lang. Ba, matindi. May sabi ng barkada ko, eh, ma'am, ako po yung kolektor sa Meralco, baka po ako pwedeng magbayad na ho, masyado ng overdue account sa inyo. Matama. May sabi ng babae, eh, wala pa rin ho yung mister ko eh. Naku, patay. Baka pwedeng bumalik na lang ho kayo bukas. Eh, sige ho. Pinabalik naman siya kinabukasan? Kinabukasan, pare. Pagkatok niya, pak, pak, pak! Pagbukas ng pinto, pare, wala lang yung paring bra. Yung babaeng uling yun? Tanggal na ang bra, pare. Nakapanty na lang. Panty na lang! Ay, sabi niya, ako, alam ko na ho. Sabi gano'n ang matagal. Mainunahan ng kolektor, ha? Babalik ko ako bukas. Ba, matindi. Pagkinabukasan, pare. Magang-maga pa lamang, pare. Medyo magkahapon ng konti, pare. Pumunta na kagad sa subdivision. Kinatok niya na? Hindi. Ba, hindi kinatok, ba, inisip niya, pare, yung una. Unang dating niya, pare, naka-90s lang yun. Oo, oh, tama, naka-90s, oo. Oh. Pangalawang gabi, nagpunta siya, pare, naka-bra, naka-panty. Wala na yung 90s, oo. Oh. Pagkatapos, sumunod naman, pare, naka-panty lang, walang bra. Wala nang bra, oo. Oh. Ngayon, pare, pati panty, wala na. Sigurado yun. Ang ginawa ng barkada ko, pare, lumapit sa pintuan. Hinubad niya yung pantalon. Hinubad yung pantalon? Binaba yung brief. Pati brief? Tapos, hinawakan niya yung kanyang sandata. Tinutok doon sa pinto. Bahayos. Sabay katok. Pak, pak, pak! Bumukas yung pinto. Lumabas yung babae. Ba, pare, hindi. Ano? Nakita niya pare, laki ng katawan ng lalaki, nakaganyan sa pinto. Bakit? Ano kailangan mo? Patay na, wala na. Pare, hindi makakiboy pare yung aking barkada dahil hawak-hawak niya siyang datay. Oh, wala na siya dusod ng pare. Tinatagan niya loob niya. Ano sabi ng barkada mo? Pag hindi kayo nagbayad, iihang ko bahay niyo. Patay! Okay. Tumahan mo nga ako dito kay Dr. Cabral sa Jose Reyes. Bakit na naman? Kasi itong misis ko, parang may napapansin akong kakaibang kinikilos ng mga huling araw eh. Gusto ko ngang, ano ko ba? Kaya naiisip ko makipagwalay tuloy sa kanya. Eh, man, bakit? Ano ba nangyari? Eh, bete, kakaiba nga ang kilos niya ngayon ah. Ba't mo naman nasabing kakaiba? Aba, isipin mo, dahil nasa spirito ng Pasko, ito toong tupat kambing ang ginamit sa bilin at sa loob pa ng kwarto ng bahay namin nilagay. Sa loob ng kwarto ninyo? Oo. Oh, baho nga, hindi nga ako makahinga eh. Hindi ka makahinga? Hmm. Hindi ko yung mabuksan mo mga bintana at saka pinto. Ano? Aba, eh dinigliparan yung mga kalapating nauna pang nilagay ko ron. Ay, sira din pala ito, buset. Chapi. Ha? Ang galing talaga ng konsyel na nanalo sa amin sa lugar namin. Konsyel? Bakit? Kasi sinabi niya eh, sa Pasko, lilinisin niya yung mga siga sa amin. Eh, anong nangyari? Bari, napatino niyang lahat. Napatinong lahat, ha? Oo. Pero wala yan. Mas magaling yung mayro sa amin. Bakit naman? Bay, sinabi niya, sa Pasko, lilinisin niya mga pasugalan, mga wedding, mga beer houses. O, ano nangyari? Ba, nalinis pa rin, nawala. Hina pa rin yan, mayor niya. Bakit? Mas magaling gobernador namin. Pare, pangako niya sa Pasko, lilinisin niya mga kabundukan. Porke, ibig sabihin, napasuko niya mga taong labas? Hindi. Pinagpuputol niya mga puno ron. Yun, talagang natin ang bundok sa amin. Bullshit! Kapi! Ha? Balik nga rito, bakit balita ko pinagulitan mo rin yung house, mo? Ah, oo, last week yun. Bakit ba? Eh, music lover daw siya eh, kaya yun, binatukan ko.
Uy, ito naman noon ang masama nun. Siyempre, katulad mo, lahat ay may karapatang mag-appreciate sa music. Ano ba nangyari talaga? Eh kasi, yung misis ko, alam mo music lover eh, madalas kumakanta yun kapag naliligo eh. Eh nakita ko yung simoy namin malapit na sa banyo. Yun lang? Anong malay mo kung nasisiyan siya sa pagkikinig ng boss si misis mo? Nakikinig? Oo. Eh bakit mata niya ang dinidikit niya sa butas, hindi tinga? Yeah. Pare, marunong ka na mga use in a sentence, di ba? Uy, dati na natin ginagawa yan eh. Oo, sige. Ngayon, bibigyan kita. Shoot. Use Shanghai in a sentence. Shanghai? Simple. It's good to go shopping in Shanghai this Yuletide season. Pwede na rin. Pero mas maganda to. Ber, ikaw nga. Pare, hindi na-experience ng barkada ko yung Christmas spirit nung gabi ng Pasko. Bakit naman? Masyado kasi Shanghai sa gamot. Porky, mayroon akong gagawin mo isang tula. Tula? Lagyan mo ako ng background na gitara. Background? Maganda ba yan? Bay, dapat magmaganda to. Pare, ganda mo para magbenta ng bonus ni Boss Armand, ha? Bay, dapat bonus ni Boss Armand may bigyan natin ito. Sige. Sa gitna ng ating gabi, hinahanap kita. Ikaw na aking pag-ibig, ikaw na aking ligaya. Subalit ako'y bigo hanggang itanong ko sa aking sarili kung may pag-ibig nga o wala. Kung mayroon ay nasaan? Oo, nasaan? Nasaan ang pag-ibig? Ang nagmamahal, Tiagong Bulag. Hindi siya!